yung kanyang pagpapakain sa kanyang mga baboy. So saka siya mag-grower. Ang iba nga dito, honestly, mga 80 ho na eh. Kumusta po kayo? Tutulong sana ako magbuhat ng feeds, guys. Malalaki oh. Sir, ang taong ka na nag-alaga ng baboy pala, sir? Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. For today's vlog po, isi-share ko po sa inyo ang amin pong pagpunta ulit ngayon doon sa isang kababayan natin po na hog raiser. Kung inyo pong naalala, guys, yung pong pinuntahan ko yung isang hog raiser natin dito po sa sako po sa Barangay Lintiro sa Lawaan Antique. Yung pong video na yon, kung inyo pong naalala, nandyan po ilalagay ko sa end screen ang video na yon, yung pong mga piik niya na wala po yung aming technician. Tapos kami ni Sir John Paul ang nagpunta, no, para magbigay po ng vitamins at saka yung antibiotics sa kanya pong inahin, no. So ngayon, guys, ay patuloy po tayong magbiyahe sa dahan-dahan na pag dulhog, kung sa Bisaya pa dulhog, no, kasi rough road ang daan, guys. Ayan, so bago tayo magpapatuloy, guys, maraming salamat po sa inyong lahat, viewers, no, supporters, sa inyong pong patuloy sa pagtatangkilik sa akin pong mga simple video dito po sa akin channel. By the way, guys, I'm sorry ha kung maingay ngayon ang background sa ating video dahil hindi ko po nadala yung akin pong mic lapel na filtered, no, nag-filter sa noise background sa video, no, kasi nasa biyahe nga tayo. Kaya pasensya na ho kayo sa akin, ha. Nakalimutan ko pong dalhin eh ang mic lapel natin. Okay, dito na tayo, guys. Ayan, pasensya na, guys, kung malikot yung ating camera. Blessing, good morning. Good morning. Dito maganda mag-alaga ng baboy, oh. Kasi malayo ang bahay. Dito ba yun, sir? Unahan pa, no? May baka, oh. Ba! Alam nyo, guys, si Dodong Bilaran po ay dati rin pong bakiro. Bakiro, the word bakiro is yung nagbabakiro sa baka. Meron kasi kami dati baka, guys, eh, nung elementary ako tsaka high school, no? Ayan. Maganda yung area dito. Doon banda, guys, oh. Okay. So dito, guys, atin pong malalaman at makikita po ulit yung kanya pong mga baboy. Actually, guys, hindi po ako nakabalik ng sunod-sunod, no? Ibig sabihin, since na nagpunta kami dito noon, nung sinilang yung mga biik ni Kuya Flores, ay ngayon pa lang po ako nakabalik dito. So, atin po makikita kung malalaki na pa ang kanyang mga baboy. Saka yung kanyang mga fatteners, guys. Good morning po! Good morning! Ito, delivery ng feeds. Kumusta po kayo? Okay lang. Nakalimutan ko pangalan mo, sir. Hey, Alex Explores. Sir Alex Flores. Ayun, okay, sige. Kumusta na po kayo? Ayos naman ang buhay? Ayos lang. Diba? Kung dala ko sana, guys, yung camera woman ko, tutulong sana ako magbuhat ng feeds, guys. Kayo lang, sir? Oo, sige. Ayan. Tulungan natin? Kaya ba? So, guys, puntahan natin. Ito, guys, oh, ipapakita ko muna sa inyo, guys, ha, yung ano dito, guys, yung field, no? Green field. Ibig sabihin po, oh, may mga halaman, no? Mga palay. Talagang buhay magsasaka, guys, no? Tayo, no? So, mabuhay po ang mga magsasaka sa lipunan. May mga ide ka to? No? Bek, wara gid ba, sir, ba? Pasensya gid. May gin pa mukeng ko to 30. Naghanap ka, sir, ao? Naghanap ka pa nang toro nga lay ka na. Ah. Tapos may
Malakas pa si Sir, oh. So, puntahan natin, guys. I-confirm pa to. Kasi guys, naghahanap siya ng biik. A few moments later. So ito guys, atin na pong pupuntahan ang babuyan po ni Sir Flores. Diki! Ito na yung inahin niya guys, oh. Okay. Ito na yun, sir, yung mga fattener mo, sir. Ito na yung mga fattener mo noon. Malalaki na, no? July 14, mag 3 months. Malaki na, ha? Ay, yung mga biit mo, saan na po yun? May, try natin puntahan, kumustahin natin. In sagot ni Richard Andarwa. Ah, okay. Sino po sa Richard? Isa daw, Pedro. May go mo, right? Ah, okay. Bo. Malalaki na to. Ano yung pwesta rin, no? Ito guys, oh, ang kanyang mga baboy. Ito yung galing kay Vice, di ba? Kailan nyo po pala ibinta to? Next month? Pwede na. Kasi guys, mga ka-farmers, isa po sa mga gawain natin na maganda, yung mag-monitor sa live weight. Tama ba ako, sir? Kailangan tignan din natin yung precious live weight, no? Pag tingin natin na medyo okay na, pwede na ibinta yung fattening, binta na natin. Kasi minsan bigla pang nag-drop, eh. Then yung mga biik, tignan natin. Ah, ito na sila. Ayan. Malalaki na rin. Ito yun guys, kung inyo pong maalala, yung mga biik na maliliit pa noon, no? Yung sobrang liit, yung nag-inject ako ng vitamins at saka yung antibiotic sa kanilang inahin nito. Ito po ang mga biik nito, sila po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang. May drinker guys, oh. 1, 2, 3. Sir, excuse me. Pwede ako magtanong? Anong sukod sa imong kurong? Ang sukat nito, sir? Ang gis. 10 feet? 10 to 12 feet. Tapos ang dito, same lang? Kwadrado? Oo, ang haba. May 14. Ito maganda para sa patining talaga, pampatining. Grower na sila, sir, no? Kadya pa yan, grower. Kadya pa lang. Ngayon pa lang, guys, kadya is ngayon. Pero yung mga biik mo doon, starter? Starter. Starter na? Bago ubos ato, ako na kamuhan ko lagi yung pagkakuhan. Diki! Ito guys, ito po ay starter stage na raw po ito. Tapos dito, ngayon pa lang po siya magpapakain ng grower. Nagba ang mga ikog, oh, mga buntot. Oh, ito pa, nakahiga. Mga pariyo din ang ano. Dinurungan lang dito. Dik. Sa pasungan gid gahigda, oh. Talaga nakahigda sa pasungan. Dik. Ayos gid laban gay kahan lagay. Laki no. Kung laban pwede sila. Hindi man pa no. Si pa mo tangan mo ba ka puro-puro pens. Bilang tangan na ni Gidanda. Dik. Malaki ito, sir, no? Ilahing kilo na kaya ito? Sobrang chinta na ito. Malaki, oh.
kita. Hmm. Lahat sila, sir, grower na ngayong araw? Yeah, that, kaya surat tayong grower. Karoon pa yung grower. May bilhin pa ko ito, mix ko na yun. Ngayong araw? Gano'ng kadami, sir, pakain mo sa grower? Sa pits? Depende sa kung mabusog, kung hindi busog. Ay, ibig sabihin, basta gusto kumain, kain lang. Girahin mo lang bigay pag feeds kanila. Walang limit, no? Ano naman talang ito? Amugid man niya. Dito, guys, oh. So, sinasabi po ni Sir Alex Flores po na yung kanyang pagpapakain sa kanyang mga baboy ay hanggat gustong kumain ng baboy, nagbibigay po siya pagkain sa baboy. Dik-dik! Ito, pula ang mata. Diki! Ano to, sir? Bawat kwarto may drinker? Ayan. Dito meron din, darawa. Dito tatlo, no? Ang drinker, tatlo. Ato, dagko. Malalaki. Guys, pasintabi lang ha sa mga kumakain pala dyan, ha? Malalaki, oh. Wala pang 3 months to? Wala, sa 14 pa. Lahat sila? Oo. Sa July 14 pa mag 3 months? Oo. Aba, pero buyag. Talaga namang merong ano eh. Merong lahi sa baboy na maganda ang pagtubo. Ang paglaki. Darawa nga ang yaloy na yun. Ari mong usa, oh. Diki! Nakahiga sa pasungan. Tanang duro, patas tinga. Patas. Idungan mo na sir, tanang maligya. O depende. Ang mga mag-an pa, mag-an, iwan mo na. Ang mga dagko lang yan, no? Baligyan, no? Sir, ang taong ka na nag-alaga ng baboy pala, sir? Mga... Matagal na ba? 2 months. Hindi, I mean... Sa... Ha? Dagko egg lang. Mga 2 years na? Ayan, 2 years. Tapos ito, talagang sa iyo itong baboyan dito na pinagawa. Pamiro, kapasagod kami ng pag-a-kwan. Lagi disisyon na si misis nga mga meron kayong tauhan at sagod sa kwan kada balay ko sino gusto masagod kag bisa chok pilog 20 pilog marami ah kaya mo ko naman kwan na maro nga makwan mas bandang huli nag decide kayo na kayo nalang mag-alaga. Pero dito rin o kani kanila rin sa kanilang bahay. Ah, okay. Ganda oh. First day of grower stage. Ito maganda, pwede na ito mga baguhan dyan ha. Magbibigay lang po ako ng idea base lang po sa akin at sa mga idea po ng aking mga kahag-resource na mas nauna pa hong nag-alaga ng baboy sa akin, ha, kumpara sa akin. Ito, ang mga baboy na to, lampas na to ng mga 60 kilos sa iba dito, mga 70 kilos na siguro to, no, sa aking paningin. So, saka siya mag-grower. Ang iba nga dito, honestly, mga 80 ako na eh. No? Kasi nga po, dahil magkakapatid ang mga ito, so hindi po fair or hindi po patas ang singlaki, ang size sa mga baboy na ito. Kaya ito, lahat dito ay 60, 65 to 70. Meron dito 80 ho na eh. So saka pa siya mag-grower ngayon sa araw na ito, sa video na ito. Ito lang guys, yung mga fatining. Yung dito, yung mga biik dito ay hindi pa ho siya mag-grower. Dahil ito ay starter stage pa lang yung mga ito, ha. Okay. Pero dito sa unahan guys ay good size na, oh. Ang iba dito, oh, lampas 80 na, oh. Ayun, oh. And guys, oh. Yan. Ito naman guys ang inahin, no? Ang inahin po sa mga biik na nandun sa dulo. Okay. So maganda yung kanyang inahin kasi hindi masyadong mataba at hindi rin sobrang payat, no? Ito guys, si Sir Alex Flores, meron siyang, hindi lang baboy sir, no? May baka rin, no? Mga manok man. So guys, hindi po tayo magtatagal kasi busy po tayo palagi, no? Sir, maraming salamat sir, ha? Sana po ang inyong mga baboy ay patuloy pong nasa magandang kondisyon sa katawan, ha? Okay, ate, bye-bye po! Salamat, salamat sir. Mabuhay ka sir. Okay, masakay tayo, masakay. May bakaw. So ngayon po mga kababayan, bawal na po kami dito sa katagal doon dahil sinamahan ko lang po si Sir Jan Paul sa pagkakit po sa feeds na order ni Sir Alex Flores. And then sa mga viewers ni Janan, umusta po sa mga baboyan o sa mga baboy na yun,
update mo talaga. Today pa lang po sila magpapakain. Magsimula magpapakain sa grower, no, sa grower pits, yung kung mga malalaki na. Pwede na grower yun ba? So yung malalaki na, lagpas na mga 60 kilos. Maliban lang sa mga abe kasi hindi pa po din yung grower dahil sa process pa po yun. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit Stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat and peace out everyone.